Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikatlong araw ng Hulyo. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at kay Santo Tomas para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinulugta niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagubunyi ka namin, isasalamatan ka namin. Ikaw na nagaling
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakila manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostolo Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o tag-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tayo po'y magsitayo. At sumiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ang magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Blessed are those who believe, even they did not see me. Sino pong tinutukoy dito? Nakita na gaho ninyo si Jesus. Sino gaho sa inyo nagkita na kay Jesus? Taso ang kamay yung nakasalubong nyo si Jesus na may dalang krus at nagpakilala sa inyong ako ang Panginoon. Wala hong ganoon. Pero naniniwala kayo kay Jesus. Sagot ho kayo, hindi pwede nakaupo lang kayo. Bah, wala kayong ginagawa, daming-dami ninyo yung nakaupula ang kayo. Naniniwala kayo kay Jesus. Yun. So kayo ang sinasabi at tayo ang tinutukoy ng mabuting balita. Mapapalad tayo. Naniniwala ka na si Jesus ay Diyos kahit hindi mo siya nakita. Walang ni isa sa atin dito kahit ako. Hindi ko pa nakita ang Panginoon. Pero naniniwala ako. At mapapala daw ang mga taong tulad natin. Sa anong paraan? So ibig sabihin ba, basta sabihin natin, naniniwala ako kay Jesus, mapalad na ako. Ibig sabihin, may pasalangit na ako? Hindi ho. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka at sumisimba ka, ay pasalangit ka na. Ang paniniwalang sinasabi ni Jesus, abay dapat nakikita sa ating gawa. Ang pananampalatayang sinasabi ni Jesus, ay dapat nakikita sa ating kilos. Bakit ang dami nyo ngayon? Hindi ko naintindihan. Hindi man holiday ngayon. No? Nakakatuwa, marami. Bihira ho ito sa alas 10 na umagang misa. Parang maraming naniniwala ngayon. Ano? Tulad ni Tomas, nagduda si Tomas. Pero, siya'y tuloy na pinili ng Diyos para kanyang maging apostol. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapag minsan dahil sa problema, dahil sa pinagdadaanan, dahil sa pagsubok, minsan nagdududa tayo. Totoo yon? Minsan parang nanghihina tayo. Linggo-linggo ka namang nasimba. Lagi ka namang nagdadasal. Ay bakit ang problema lahat nasa iyo? Tapos minsan parang gusto mo nang tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit ako? Ang sagot dyan ng Diyos ay bakit hindi ikaw? Sapagkat ang pagsunod mo kay Kristo at sa pagsunod mo kay Kristo, abay hindi ho maiaalis dyan ang problema. Nung bang si Tomas ay nagduda at muli siyang kinulagda ng Diyos, naging masayang ba ang buhay ni Tomas? Hindi ho. Kaya nga tayo nakapula ngayon eh. Si Tomas ay naging martir. Siya'y pinatay dahil sa pananampalataya. Dahil sa kanyang pagsunod at paniniwala kay Kristo. Kaya bahagi ng pananampalataya
na mayroon ka kay Kristo ay ang iyong kahandaan na magbuhat din ng iyong krus. Dahil ang Diyos na sinusundan mo ay yung nakapako sa krus. Kaya hindi malayo na ang buhay mo bilang sumusunod kay Kristo, buhay din ang krus tulad ng nangyari kay Tomas. Ay anong mahalaga? Ang mahalaga, hanggang sa huli, nananampalataya ka na si Kristo ay Diyos at Panginoon. Yun ang mahalaga. Kahit hindi mo siya nakikita, kahit minsan parang ang hirap mo siyang maranasan, parang ang layo-layo, parang hindi mo siya maramdaman, huwag na huwag mawawala ang iyong pananampalataya. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 867, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang pananampalataya ay ang tulay na nag-uugnay sa Diyos na nagpapakilala at sa tao na tumutugon. Sa gitna nito, yung mahalagang pananampalataya. Yun ang mahalaga sa ating buhay. Kahit minsan nagdududa, kahit minsan nahihirapan, diga, kayo hindi napapagod sa inyong mga anak na pasaway, sa inyong mga kapitbahay na walang ginagawa kundi kayo siraan, i-chismis kayo, sa inyong mga pakialamerang bienan, sa inyong mga kapatid na walang ginagawang tulong sa buhay, di ka kayo napapagod? Nakakapagod ho yan. Yung trabaho ka ng trabaho, tapos pagdating mo sa hapon, ikaw pa ang magluluto, duming-dumi ng bahay, tapos ang iyong mga anak, nakamulamur sa TV, maghapon. Di kayo nakakapanghina? O nag-aalaga ka ng iyong may sakit? Nakakapagod yan. Gabi, pagka sa gabi napapaiyak ka, parang ako lamang ang nagmamahal sa aking ina, ako lang nag-aalaga, nasang aking mga kapatid? Pero bakit bukas, sa kabila ng kalungkutan at sa kabila ng pagdurusa na yan, bakit bukas mag-aalaga ka uli? Bakit bukas magtatrabaho ka uli? Bakit bukas patuloy mong ipagluluto ang iyong mga pasaway na anak? Yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalatayang may pag-ibig. Sapagkat sa mga paghihirap na iyon, mas lumalakas ang pananampalataya at pagmamahal mo kay Kristo. Ay, Father, bakit hunarin yan aking mga pasaway na anak? Natanong nyo na gayon? Bigay gaho ng Panginoon ang inyong mga pasaway, yung inyong mga anak na aalis ng agang-aga tas madaling araw na uuwi, yung hindi man lang nagpapasabi kung uuwi baga o hindi, o yung inyong mga asawa na pag-uwi laging lasing, bigay ganang ng Panginoon yan. Opo, sapagkat sa mga katulad nila, mapapraktis mo ang iyong kabaitan. Hanggang saan ang iyong pasensya? Hanggang saan ang iyong pag-ibig? Hanggang saan ang iyong pag-unawa? At sa paglago ng mga iyon, dun lalalim ang iyong pananampalataya kay Kristo. Ipanalangin po ninyo sa banal na misang ito kay Kristo na tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, tulad po ni Tomas, patatagin mo ang aking pananampalataya upang sa harap ng maraming pagsubok, problema at mga pinagdadaanan, patuloy akong manampalataya sa iyo. Ikaw na magbibigay sa akin ng biyaya sa bandang huli, ang buhay na walang hanggan sa pagpapanatili ko ng pananampalatayang ito na may pagmamahal sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod kalakip ng dalanging itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan. At ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ay langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, paipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. So Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiinyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sana
sasalo, walang hanggan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaliganawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas, maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong tulong ay malaking bagay para sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ika-apat, ngayong August 31, meron po tayong kumpilang pamparokya. Sa mga kabataang may 12 taon pataas at sa mga kahit may edad na nawala pang kumpil na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 8 lamang. At ngayong Sabado, unang Sabado ng buwan, meron po tayong pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Sa mga sasama, kayo po'y inaanyayahang magdadala ng kandilang may pansalo.
Maraming salamat sa inyo. Ang atin pong sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa. Sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palalimin ang pananampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.